Biruin nyo, nakakadalawa na ang mga Pinoy sa nabasbasan ng simbahang Katolika sa Vatican mismo bilang santo na napatunayang mapaghimala at maaari ng dasalan ng lahat sa mundo. Halika Paps, kilalanin natin sila. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang unang santong Pinoy ay si Lorenzo Ruiz na tagasulat para sa mga Kastila ng pari sa Binondo, Maynila noong 16 na siglo. Siya ay napunta sa bansang Japan noon kung saan bawal ang maging Katoliko. Siya ay dumaan sa matinding torture. Ikinamatay niya ang pagkakasabit sa kanya ng patiwarik. Hindi niya itinakwil ang kanyang paniniwala sa Diyos tulad ng iba niyang kasama. Ang unang santong Pilipino na si San Lorenzo Ruiz na ang kapistahan ay Setyembre 28 taon-taon. Siya ang unang Pilipino na proto-martyr o unang martyr na Kristiyano sa isang bansa o sa hani ng isang religious order. Siya ay na-beatify sa pagbisita sa Manila ni St. John Paul II noong Pebrero 18 taong 1981. Ang unang beatification ceremony sa kasaysayan na idinaos sa labas ng Vatican. Itinaas siya sa pagkasanto at na-canonize sa Vatican noong Oktubre 18, 1987 ni St. John Paul II pa rin. Tungkol kay San Lorenzo, sinabi ni St. John Paul II, ang pananampalataya at buhay para sa kanya ay magkasing halaga at hindi napaghihiwalay. Ang buhay na walang pananampalataya ay walang halaga. Pinatunayan niya na ang kabanalan at kabayanihan ay para sa lahat. Ang debosyon kay San Lorenzo ay laganap sa Katolikong Pilipinas at sa ilang bahagi ng daigdig kung saan nakadisplay ang kanyang estatwa sa mga simbahan at kapilya at nagdaraos ng mga misa at novena bilang parangal sa kanya, lalo na sa araw ng kapistahan niya. Ang selebrasyon ay nakasentro sa sinauna pang Minor Basilica at National Shrine ni San Lorenzo Ruiz o Our Lady of the Most Holy Rosary Parish sa Binondo, Manila kung saan siya namuhay ng may kabanalan, isang misa, novena, pagbabasbas ng mga deboto at pag-aalay ng mga bulaklak ay idinaraos sa kanyang estatwa sa harap ng naturang simbahan. Isinilang si San Lorenzo sa Manila noong 1600 sa ama niyang Chinese at inang Pilipina. Naglingkod siya bilang sakristan sa Binondo Church kung saan aktibo siya sa Confraternity of the Rosary. Natamo niya ang titulong Escribano dahil sa husay nitong magsulat. Ikinasal siya sa isang Pilipina, nagkaroon siya ng dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Inakusahan siya sa isang krimen at nagtungo siya sa Japan noong Hunyo 19, 1636 kasama ng mga paring Dominikano sa panahon ng nararanasan ng mga Kristiyano ang kalupitan sa naturang bansa. Inaresto si San Lorenzo at ang kanyang mga kasama, ikinulong at pinahirapan. Pinatutunayan ng mga dokumento na inalok sila ng mga Japanese ng ligtas na biyahe pa uwi kung isusuko nila ang kanilang pananampalataya. Tumanggi sila at piniling panatilihing matapat sa kanilang relihiyon. Nagpatuloy ang pagpapahirap sa kanila kung kaya nauwi sila sa kamatayan. Noong Setyembre 27, 1637, binitay si San Lorenzo Ruiz sa kanyang mga paa. Ibinitin siya ng patiwarik sa isang burol sa Nagasaki. Paglipas ng dalawang araw ng pagdurusa, namatay siya sa labis na pagdurugo at kakapusan ng hininga. Nakremate ang kanyang bangkay at isinaboy sa dagat ang kanyang abo. Ayon sa mga kwento ng misyonerong Latino na ipinabalik sa Manila, idineklara ni San Lorenzo Ruiz bago siya mamatay ang mga katagang, "Ako ay Katoliko at buong pusong tinatanggap ang kamatayan para sa Panginoon. Kung may 1,000 buhay man ako, ang lahat ng iyon ay iaalay ko sa kanya." Ang pangalawang santong Pilipino na kamakailan lamang nahirang na santo ay si Pedro Calungsod. Isang bisayang teenager na napunta sa Guam bilang alalay na misyonaryo ng isang Kastilang pari. Nang sila ay nagsimulang magbinyag ng mga lokal na kamoro, ay nagalit ang isang datu dahil sa ayaw nitong pabinyagan ang bagong silang na anak.
Pinatugis sila at pinapatay. Tinalian sila ng bato sa paa para lumubog. Tinuturing na kamartiran ang ginawa ni Pedro dahil kahit batang-bata pa, nanaig ang prinsipyo nito na panindigan ang kanyang pananampalataya. Serbisyo sa kanyang amang pari na di niya iniwan kahit sa gitna ng panganib. Opisyal na naging kanonisado noong Oktubre 21, taong 2012. Walang tiyak na ulat sa petsa at pook ng kanyang kapanganakan, bagaman higit na malakas ang pag-angkin sa kanya ng ginatilan Cebu. Wala ring alaala hinggil sa kanyang anyo, ngunit inilalarawan siyang nakasuot ng kamisa chino. May hawak na palaspas ng martir o isang krusipiho, aklat ng katekismo o rosaryo upang katawanin ang kanyang gawaing misyonero. 14 na taong gulang lamang si Pedro nang mahirang kasama ng ibang kabataan na akompanyahan ang mga Heswita sa pamumuno ni Fray Diego Luis de San Vitore sa misyon sa Islas Ladrones na naging Mariana sa karangalan ni Reina Maria Ana ng Austria na nagtaguyod sa misyon. Mahirap ang buhay sa Ladrones bukod sa malimit dumanang bagyo. Dumating sa Guam, ang pinakamalaking isla, sina San Vitore noong 15 ng Hunyo 1668 kasama ng 30 sundalo. Mapayapa naman ang panimulang pakikipag-ugnayan nila sa mga katutubong Camoro. Ngunit nagbago ito dahil sa panunulsol ng isang albularyong Chino at ginulo ng mga bumaliktad ng pananampalataya ang mga misyonero. Isa sa mga bumaliktad si Matapang na nagsiklab dahil bininyagan ni Fray Diego ang kanyang anak. Sinugod ni Matapang at isang katulong ang magkasamang sina Pedro at Fray Diego at hinagisan ng mga sibat. Maliksi namang nailaga ni Pedro ang mga unang sibat, sinasabing maaari sanang tumakas si Pedro ngunit hindi na ito iniwan si Fray Diego hanggang tamaan ng isang sibat sa dibdib. Sinalakay siya ng kasabwat ni Matapang at tinaga. Walang nagawa si Fray Diego kundi bigyan ng huling sakramento si Pedro bago siya pinaslang ni na Matapang. Hinubaran ang mga biktima, kinaladkad sa dalampasigan, tinalian ng pabigat na bato ang mga paa at inihagis sa dagat. Isang taon makaraan, nagsimula ang proseso ng beatifikasyon ni Fray Diego at Pedro. Natigil ito dahil sa sari-saring sanhi. Noong taong 1981, nahalungkat ang mga dokumento ng kanilang martiryo. Naganap ang beatifikasyon ni San Vitores noong 1985 at dahil dito'y nagbalik sa alaala ng lahat si Pedro. Inumpisahan noong 1994 ang kampanya para sa beatifikasyon at kanonisasyon ni Pedro Calungsod. Naging beatifikado si Pedro noong taong 2000. Noong buwan ng Pebrero taong 2012, formal na ipinahayag ni Pope Benedict XVI ang kanonisasyon ni Pedro na ginanap noong 21 ng Oktubre 2012 sa Roma. Ang pista ni San Pedro Calungsod kasabay ni San Diego Luis de San Vitores ay itinakda tuwing ikadalawang araw ng Abril taon-taon. Wala nga siguro sa lahi ang uri ng dugo na nananalaytay sa ugali ng isang tao. Kung may bayani na Amerikano, may kawatan ding Amerikano. May mabuting Chino, may masama ding Chino. Wala sa dugo o lahi, kundi nasa tao. Pero dapat naman siguro na magsilbing inspirasyon sa atin na may ganitong level pala ng katapatan ang posibleng gawin ng isang Pilipinong dukha, bata at walang pinag-aralan. Ano ba naman ang subukan lang abutin ang kahit kapiranggot ng kadakilaang ito? At para sa mga nagkalat diyang mga manhid na sa pagnanakaw, panluloko at pangungurakot, siguro dapat ay magsabit ng litrato ng dalawang santo na ito at magpakonsensya araw-araw. Kung wala pa rin nangyari, aba ay siguro idasal na lang natin ang mga ito kina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod at humingi ng himala. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!